Yes? So kapag may pasok yung mga bata, ano-ano yung ginagawa ko? At anong oras ako nagigising? So nagigising ako mga 6 a.m. Exact 6 a.m. talaga yun siya kasi naghahanda ako ng pagkain. Tapos hinahanda ko yung mga yung isusuot nila. Che-check ko yung bookbag nila kung andun lahat yung assignment, yung may tubig na ba sila doon, ganyan. Tapos around 6:30 naman, doon ko sila ginigising. Okay, so 6:30 sila nagigising. Kakain, pagkatapos niyan, katapos kumain, syempre, mag-ano na kami, maghahanda na kami kasi lalakay rin pa yung bus stop nila kasi hindi kasi sila pick up, hindi kasi private, mahal ng private, hindi ko kaya. Ayun, pero hindi naman malayo, 1 mile lang siya, 1 mile. So, kahit malamig, okay lang, kere lang, at least walang snow. Yes, baby? Ayan. Ayan, baby ko. Siya kasama ko araw-araw. Go, you want to change it? Go, change it. Siya ang kasama ko, guys, dito every day. Yung baby girl ko talaga. So, ganyan kami kaklon. Hindi ko siya dine-daycare kasi mahal yung bayad. Wala akong pangbayad. Diyos ko, saan ko kukunin? Yeah! So, kailangan around 6:15, maglakad na kami papunta doon sa school bus para hindi kami malate kasi minsan yung driver hindi siya mag-aantay. So, kawawa naman, di ba? Iiyak yung mga anak. Ayun, lalakad lang, kunti lang. Tapos pagkatapos, hintay lang ng saglit, tapos yan ang yung bus. Pagkatapos na doon, balik kami dito sa bahay kasama yung baby girl ko. Magluluto ako ng breakfast para sa iming dalawa. Pagkatapos yan, ayan, whitey-whitey na lang. Minsan, linis-linis ng bahay pag may time naman, no? Linis-linis din. Yung ano ko doon, yung tutupin ko, ang dami-dami na sa crib. Hindi ko na natutupi kasi nang dahil sa whitey. Okay lang yan. Wala lang yung problema. Tapos, ang tawag nito, yun nga, pag Saturday and Sunday, wala, minsan, kapag si Haring Araw nagpapakita, yan, lumalabas lang kami. Pero sa ngayon, hindi mo na. Kasi diba, doon sa, dahil sa nagkalat na virus, alam ko hindi, wala naman kaming, ako wala naman akong narinig dito. Salamat sa Diyos naman, no? Thank God talaga. Pero syempre, mas mabuti yung mag-iingat tayo. Kaya, mas mabuti na lang, dito na lang muna kami sa bahay. So most of the time, andito lang kami sa bahay, lalo na yung anak kong babae. Pag nasa school yung mga anak ko. Tapos pag mag-grocery naman kami, once a week lang ako nag-grocery. Kasi ang hirap kasi para sa akin. At saka, tawag dito, actually, hindi ko naman kinikero yung mga groceries eh. Pinapadeliver ko, kaya kailangan pag nag-grocery kami. Paramihan talaga. Kaya, kadalasan, ang binabayaran ko mga 100 plus delivery, bayad sa delivery, no? 100 plus. Kasi gulpi-gulpi talaga. Lalo na yung rice. Hindi talaga mawala yung rice. Tag 25 pounds. Minsan dalawang 25 pounds. O kaya, pag 10 pounds, ano lang. Tatlong tag 10 pounds. Ganyan. Madali lang kasi. Kasi araw-araw kami kumakain ng rice ng mga anak ko. Rice is life. Kung kila is life, rice is life talaga siya sa akin. So, ayun guys, at saka hindi ako nagtatrabaho dahil may tatlo akong anak, maliliit pa. Yung panganay ko, 7 years old, mag 8 years old na siya sa September, thank you Lord. Yung pangalawa ko, lalaki din, mag 6 years old siya sa April, tax day. Yung bunso ko, ayun si baby girl, nag-iisang baby girl ko, is 2 years old, thank you Lord. O, diba? Nakayanan ko yung mga pang-araw-araw namin dito. So, yan. So, yun na. Yun yung story ng buhay ko after my husband death. So, yan. Kami lang araw-araw dito ng mga anak ko. Siyempre, may mga kaibigan ng mga anak ko. Pero sa ngayon, wala. Wala mo nang kita-kita kasi malamig. Tapos, mayroon din kaming Hungarian friend. Ayun. Siya din yung
mas malaki yung naitulong niya sa amin kasi dati kinukuha niya yung mga bata dito. Pag Sunday, dinadala sa church nila. So, nabigyan ako ng time. Kasi tamad ako dati. Tamad akong lumabas. Parang mas gusto ko pa dito lang sa loob. Yung ganun. In general talaga, hindi ako taong gala. Hindi ako taong yung mahilig sa labas. Kahit saan-saan. Loob lang talaga. Sa bahay lang talaga ako. Buti pa nung pahinga lang. Ganyan. Parang ganun na lang. So, salamat-salamat guys. Salamat-salamat sa manonood nito. At saka, thank you sa pag-suporta. Gusto ko lang sasabihin na kung manood kayo sa videos ko, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Pinapanood ko rin, babalik din ako sa inyo. Nagko-comments muna ako, tapos balik ako doon sa channel nyo, tapos pinapanood ko yung videos nyo. Kaya, swerte po yung mga monetized channel dyan na manonood sa videos ko kasi binabalikan ko rin kayo. Kung hindi naman ako nakakabalik, I'm sorry kung hindi kaagad kasi madami-dami na rin kasing pumapasok na mga comments. Actually, mayroon pa nga akong hindi nakabalikan a few months ago. Oo, totoo yun. So, sorry talaga. Hindi naman ako budol-budol. Nagbabalik ako pero hindi lang kasi puro whitey yung buhay natin, di ba? I'm sure alam nyo yan. Kasi kayo nga, nahihirapan nga rin kayong humanap ng time nyo para mag-LS, di ba? Pero kaya lang, laban lang talaga. Darating din yan. So, supportahan lang. So, salamat talaga sa mga nag-support sa akin. Thank you. God bless us all na lang po, no? Sana, yan, lalago tayo, ganun, sabay-sabay. Hindi man sabay-sabay, at least magsunod-sunod lang. Ganyan lang yan. So, salamat talaga sa lahat. Thank you guys. Bless us all. Bye-bye.